layunin ni Zaz na sakupin ang lahat ng planeta upang maitatag niya lang ang kanyang paghahari. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng malawakang pananakop ang bawat kaharian at mga nilalang na nabubuhay sa lupain ng Land of Dawn. Isa ito sa mga layunin nila upang maipakita sa lahat ng mga nabubuhay kung gaano sila kalakas at makapangyarihan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit di natatapos ang pananakop at kaguluhan ay para mas lumawig pa ang kanilang nasasakupan. Gusto nilang maghari sa buong lugar at lalo na sa buong mundo. Kaya ganun na lang kauhaw sa dugo ang mga kahariang ito. Pero sa kabila ng mga yun, ay mayroon ding mga nilalang na ganun rin ang kanilang pakay at layunin. Kinakatakutan ng mga ito di lang sa kanilang panlabas na anyo, pati na rin sa kapangyarihang pinapalabas nito. Kilala ang grupong ito sa tawag na Castillans. Sila ay namuhay sa ibang planeta na kilala sa tawag na Castilla. Walang ibang gawain ng grupong ito kundi ang pumaslang at manakop ng iba't ibang lupain. Di sila nagpapakita ng awa sa kahit sino mang sinasagasaan at pinapatay nila. Tumatak na sa kanilang kalahi ang ganitong gawain, kaya marami ng planetang nasasakop ng mga ito. Pero di nila magagawa ang ganitong hakbang kung wala ang kanilang kapangyarihang kayang maglakbay sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng time-space portal. At bago pa man nila gagawin ang pananakop ay nagpapadala muna sila ng espiritu na kilala sa tawag na Hive Clones. Ito ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon upang mapagplanuhan nila ang kanilang gagawing paglusob. Kapag nakasana ang lahat ng impormasyon, dito na nila gagawin ang kanilang pagsalakay. Ginagamit nila ang kanilang space portal upang dito ay kaya nilang pasukin ng kahit anong planeta at makapasok sa ibang dimensyon. Kaya ganun na lang kabilis ang kanilang pagpunta sa lugar para sakupin ito. Walang magawa ang mga mahihina pagdating sa kanilang kapangyarihan. Kaya rin nilang kontrolin ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang psionic mind abilities. Look in my eyes and listen. Ginagamit nila ang kapangyarihang ito upang utusan ng isang tao o mga nilalang para sa gagawing pagpulbos ng mga kalahin nito. Kaya sa paraang ito ay napapabilis ng mga Castillans ang kanilang pananakop sa lugar na gusto nilang pagharian. At ang mga nalabi na kontrolado na sa kanilang kapangyarihan ay ginagawa nilang alipin. Sa dami ng panahong ginagawa ng mga Castillans ang gawain ito, ay di na mabilang ang mga lahing pinulbos at mga buhay na sinira ng mga ito. Hanggang sa dumating nga ang panahon na mas lumakas pa ang kanilang kapangyarihan dahil nakuha nilang manipulahin ng tuluyan ang isipan ng isang insektong kilala sa tawag na Domoray o Nightmaric Spawn. Isa itong immortal spirit na kayang magpakita o bigla nilang nagpapakita sa kahit saang sulok. Mayroon din itong sapat na kapangyarihang kayang magwasak ng physical at magical barrier. Ganap na nilang nakuha ang insektong ito at napapaloob na nila sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Iniuwi nila ito sa kanilang planeta, daladala ng kagalakan. At napagpasyahan nilang ang espiritu ng insektong ito ay ilalagay nila sa makapangyarihang tungkod na pagmamay-ari ng kanilang hari, walang iba kundi si Zaz. Pinatunayan naman ni Zaz ang titulong ito dahil na rin sa kanyang mahabang eksperyensya pagdating sa pananakop. At ito ay nagtala ng di mabilang na planetang napagtatagumpayan niyang nasakop. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit siya iniluklok sa pagiging hari. Isang malakas na pinuno si Zaz at siya lang rin naman ang may mataas na antas ng kapangyarihan pagdating sa mind control. Taglay rin niya ang mahiwagang tungkod na pinagkaloob sa kanya. Matagal na niya itong ginagamit pero mas lalo pa itong naging malakas nung ipinasok na dito ang immortal spirit ng Domoray. Kaya dumoble pa ang lakas na taglay niya. Di na bago para kay Zaz ang ginagawang pananakop. Sa katunayan,
ay sa tuwing nakukuha niya at nasasakop ang isang planeta, dito ay iniiwan niya ang kanyang Plane Dominator bilang kanyang signature at pag-alala kung paano nilang paso ni Zaz ang planetang sinakop nila. Dahil sa naging kaugalian na ng mga Castillans ang pagpapadala ng mga Hype Clones sa iba't ibang planeta upang dito ay maging isang espiya at magsiyasat ng mga bagay. Doon ay kinukumpirma muna nila kung ang planetang ito ay mabilis bang masasakop at ito ba ay nagtataglay ng mga kayamanan. Kapag nakumpirma na ang mga ito, ay doon nagagawa ng pagsalakay ang mga Castillans. Ngunit dumating ang isang pagkakataon, nagkaroon ng pagkahuli ang isa sa mga espiritong pinadala ng mga Castillans. Nahuli ito at napasa kamay ng isang dakilang anghel na si Argus na nasa panahong nasa misyon pa ito. Layunin niya sa mga panahong yun ay hulihin at paslangin ang mga demonyong naghahasik ng kasamaan sa iba't ibang lugar. Pinapadala rin si Argus sa iba't ibang planeta upang gawin ang parehong misyon. Pero sa di inaasahang nahuli ni Argus ang isa sa mga espiritong ipinadala ng mga Castillans upang mag-espiya. Ikinulong ni Argus ang espiritong ito at dala-dala kahit saan. Kaya nung ipinadala si Argus sa Land of Dawn para sa misyon, nagkaroon ng malaking pagkabigo sa sarili si Argus. Nasilaw siya sa kapangyarihan ng Dark Abyss at mas pinili niyang isakripisyo ang kanyang pagkaanghel para lang makamtan ang kapangyarihang matagal niyang inaasam. At nung naging kurap na nga ang sarili ni Argus, nagkaroon rin naman ng pagkakataong makatakas ang espiritu na ikinulong niya at nagdala ng malaking impormasyon sa kanilang hari na si Zaz. Doon ay ibinalita ng Hype Clones hinggil sa kung ano ang meron sa lugar ng Land of Dawn. Nagkaroon ng malaking interes si Zaz sa lupain ito. Dahil na rin sa yamang taglay ng lugar, kaya walang pag-alinlangang kinumpul ni Zaz ang kanyang mga nasasakupan upang puntahan ang lugar na ito. Sa mga araw na yon, inumpisahan ni Zaz ang paghahasik niya ng kasamaan upang makuha lang ang yamang meron dito at lalo na ang mapagharian ito. Hello mga ka-Marbs! Thank you so much po sa panunood po ninyo ng ating kwento mga ka-Marbs. And mga ka-Marbs, grabe! Ready na po tayo sa ating pag-stream mga ka-Marbs. And sa nakikita po ninyo mga ka-Marbs, nakapag-upgrade na po tayo ng ating PC. Gagawa po ako ng vlog mga ka-Marbs patungkol po dito. Don't forget mga ka-Marbs to follow my page. Magpapasalamat po ako sa inyo, sa mga taong magpa-follow at magda-like ng ating mga page. Gusto ko po mga ka-Marbs na makalaro yung mga ka-Marbs ko sa ating streaming. Thank you so much mga ka-Marbs and dadako na po tayo sa ating shoutout portion. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. Kaya kung gusto mong ma-shout out sa next video, huwag kalimutang mag-comment sa comment section at ilagay ang hashtag Kamarbs. Thank you so much mga Kamarbs. See you next. I'm walking alone, the streets are empty.
reality. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Call me like a Hellcat.